Anong gusto mo, waitress o receptionist na? Waitress na lang po kasi po matagal ko na pong gustong makapag-serve. Simple lang naman yun eh. Para kang nagtitinda. Laway lang ang puhunan. Nasa sa'yo kung meron ka pang ibang gustong gawin. Ayoko nun. Dahil sasama ako sa isang lalaking hindi ko namang kilala. Ano ba gusto niyo klase ng trabaho? Subukan niyo makanap sa labas dyan! Ibang klase ng trabaho, pamadaling pera kayo! At saka masanay ka nang wala dito si Ramona. Makinig ka ba? Ano ka ba? Makinig ka! Mali ang ginagawa mo! Kung meron kang anak na nagugutom, at meron kang kumakalam na sikmura, hindi mo na siguro iisipin yung pangangailangan ng kaluluwa mo. Anak na isang hostess. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng ama ko. Oo nga ka rin ang kasalanan eh. Pero hindi ka masama. Dalawang bote ka palang ng beer? Ano ba yan? Tara, labas tayo. Ano? Ang aga-aga pa, no? Aga pa, trabaho ko bukas eh. Okay lang po doon eh. Ako nga hanggang bukas pa ng umagang trabaho ko dito, no? Tsaka, ang aga pa nga eh. Mabibilis sa ako kaagad. Oh, uminom ka ng uminom. Hindi naman ako kikita sa iyo yun eh. Hoy! Conan, halika nga dito. Dalian mo. Bigyan mo nga ito si Kapitan Kidnat ng beer. Dalawang bote ng beer, ha? Ako naman, juice. Isang mango, tsaka isang guyabano. Nako mo? O, oh, dali! 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 Ay, Monang! Halika nga ulit dito! Halika! Dali! Dali! Kapitan Kidnat? Eh, putal, naikwento ko na naman sa iyong buong buhay ko, ha? Pasensya ka na, I have nothing against you. Kaya lang, pumunta muna ako kay Superman kasi kating-kating ang dila ako mag-Ingles, eh. Ano na ako? Ito naman si Mona mo! Di ba Mona? Bakit? Ayaw mo sa akin? Eh, hindi naman siya ganun. Kaya alam mo, waitress lang mo ako dito. Saka hindi ako tinitable. Ay! Napat si Mona talaga! Oh, mahihain! Sige na, umupo ka na dyan! Samahan mo na yun! Sa'yo na yung mango juice ko at saka guyabano juice. Kupito ko lang doon sa kaloibis version ng video. Sige na, upo ko na. Ayan, ayan, upo na, upo na! Hi, Jo. Hi, beer? You like beer? Oh, Teresa! Kamusta ka muna? Teka muna! Bakit nandirito ka? Gusto sana kitang makita at makasama. Hindi ba pwede yun? Naku, pwede. Kasi alam mo, naisip ko na... Tsaka na lang muna ako papasok. Bakit?
Wala. Siguro para maranasan ko naman kung ano talaga ang buhay dito sa labas bago ako magdesisyon. Alam na ba yan ang nanay mo? Alam na alam. Eh, ang sabi pa nga, kung ikaw daw ang makakasama, walang magiging problema. Kaya, sasamahan kita at tutulungan kita. Kung okay lang sa'yo. Alam mo yun, mas malaking kikitain mo kung magre-receptionist ka. Pinapipili ka ni Mama Nix kung gusto mo mag-waitress, hindi kaya mag-receptionist. Ho, ano mo bang ginagawa ng receptionist? Ano ho ba yun? Eh, the receptionist. Ibig mo sabihin, hindi mo pa alam? Hindi ho. Eh, bago nga pala ito, Roger. Galing kang probinsya, iha, no? Pwes ganito yan. Iti-table ka. Ibig sabihin nun, uupo ka sa kanila, sa mga customers. Kausapin mo ng kausapin, pero pa-orderin mo ng pa-orderin. Dahil may commission ka sa bawat iinumin nila. Ganun yun. Napakadali, di ba? Ganun lang ho ba? Uupo lang ho ako at the table na ho yun. Ganun lang. O ano, receptionist na? Mas malaki ho yung kita nun kaysa dun sa waitress. Napakalaki, di hamak. Hindi lang doble, napakalaki. Sige ho, receptionist na lang ho ako. Okay na ha? O di, mag-uumpisa ka na mamayang gabi. Talaga ho? Maganda ka ha? Salamat ho. Sige. Kailangan mo ba mag-makeup ako? Aba, oo. At maglagay ka ng lipstick na pula ha? O, sige ho. Mamayang gabi na lang ho. Salamat ho. Sige ho. Nga pala, nasa sa'yo yun kung meron ka pang ibang gustong gawin. Siyempre, mas malaki ang bayad. Kung gugustuhin mo. Sige ho. Ah, sige, ihasa ko ngayon. Mapapakinabangan natin yun. Tita Nitz. O bakit? Anong kailangan mo? Hi, Mona. Hi. Eh, kasi po, ito pong si Teresa. Gusto ko sanang ipasok para mag-waitress. Agad! Maupo ka muna, Ihan. Maupo ka! Dito, dito. Ipapasok mo waitress? Waitress lang? Waitress lang, ho. Anong pangalan mo, Ihan? Teresa po. Teresa. Apelido? De La Cruz po. Bigbig ko sagot ng sagot. Teresa po, De La Cruz po. Anong gusto mo, waitress o receptionist na? Waitress lang po. Mas malaki kikitain mo kung magre-receptionist ka. At saka, Teresa, wala ka na ba ibang gagawin kundi kausapin ng mga customers, di ba? Alam mo yan? Tapos, pa-orderin mo sila ng pa-orderin ng mga drinks. Waitress lang talaga. Waitress lang po talaga. Sigurado ka? Opo. Teresa, kung ikaw mag-desisyon, waitress o receptionist, iha, mas malaki talaga kikitain mo dahil, alam mo na, napakaganda mo eh. Ang tip, malakas ang tip. Eh, waitress lang po. Bakit? Kasi po magpinsan kami eh, kaya alam kong waitress lang po ang gusto gawin ni Teresa. Mag-receptionist ka na, iha, sayang eh. Eh, waitress na lang po kasi po matagal ko na pong gustong makapag-serve. Yun lang po kasi ang pangarap ko. Ah. Kaya waitress lang po. Napakagandang bata nito. Kailangan ako mag-makeup, magsisilbi na naman ang ito. Bago ka? Pang table? Receptionist? Yun na nga, tagalaklak. Sila tagasilbi, tayo tagalaklak. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Magreto kita na rin. Wala akong make-up eh. Ano? Diyos ko naman, mamuhunan ka, no? Ay, bakit mo ginagamit yung pangalan ng Diyos? Mas mukhang bibigyan mo. Diyos ko naman, bakit? Eh, kahit na. Ang lapis, hindi ginagamit na pangguhit sa mukha dahil ang lapis ay pangguhit lang sa papel. Ano ka ba? Hoy, Monang, sabihan mo nga yung pinsan mo, no? Wala siya sa kumbento, nasa beer house siya. Shh, ikaw, hindi ka nga dito. Ano ba pangalan mo? Josephine. Josephine. O, ako naman si Weng-Weng, ha? Hi, I'm Ramona at ito naman si Teresa. O, yung dalawa doon,
Maski anong pangalan ang itawag mo doon, basta nag-e-ending sa letrang A, pwede na rin. Total, gabi-gabi naman eh, nag-iibang pangalan nun. Diyos ko, dito na yata mamamatay yung dalawang yun. Tsura na doon. Oh, ano na? Sinabi si makidot-dot ka na dito eh, ano pa ginagawa mo dyan? Pero kapag nagkapera ka na ha, pwede ba mamuhunan ka? Eh, alam mo naman dito sa trabaho natin ano, kapirasang damit at saka may kapagpuhunan natin. Kaya yun ang unang-una mong bibilin ha? Oh, puno dyan, dali! May kasama ko takbong bagets. Oy, hindi na ako bagets, ha? Oh, hindi na nga. Pero hanggang ngayon, manang pa rin ang itsura mo. Tingnan mo nga yan. Oh, ikaw, saan ka mauwi? Eh, malayo pa eh. Sa may bayan pa. Ano? Eh, hindi ko naman kasi alam na abutin tayo ng ganitong oras eh. Bakit? Ano ba sa akala mo pinasukan mong trabaho, opisina, pang 8 to 5? Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay namin tumuloy. Total, dalawa lang naman kami, Teresa, ang natutulog doon eh. Pwede? Oo naman. Ay, hindi, hindi. Sa akin niya uuwi. Sa amin na, maluwag ang kwarto. Bakit? Porke ba nangungupahan lang ako sa isang kwarto, eh maliit na? At saka, tulog lang naman kailangan natin, hindi ba? At kayong dalawang taga-silde, kayo dapat na magkasama. Tapos kami parang ng trabaho, kami magkasama. Tapos ang usapan. Ay, kasi bago lang kasi si Josephine eh. Hindi pa siya masyadong sanay. Uy, di mas mabuti. Matuturuan ko siya. Hayaan mo, Josephine. Bibigyan ka ng class course sa trabaho natin, ha? Ay, hoy! Taxi! Taxi! Halika dyan sa pinto niya! Ayun! Halika! Ay, taxi! Taxi! Tayo ba kita ka dali! Sige. Pasensya mo si Lenway niya. Ganun talaga yung bunga nga nyo. Hindi maalis sana. Halika na! Ano talaga ka kayo? Ah! Ano? Alam mo, gusto ko nang kamutin yung mukha ko. Sabi ko, kati-kati, ganun ba talaga ang make-up? Mabigat at makati, mainit dahil marumi. Tulad nila ng lugar dun, marumi. At yung mga tao dun, marurumi. Naaawa nga ako kay Josephine eh. Bakit? Eh, di ba kasama siya ni Weng-Weng? Eh, wala naman siya matututunan mabuti kay Weng-Weng eh. Natatakot ako. Baka matulad siya kay Weng-Weng. Ano gagawin ko? Pwede sumama ka. Ay, ayoko nun. Bakit? May mawawala pa ba sa'yo? Eh, samantalang kasasabi mo lang sa akin na meron kang anak, kaya ako nga napilitang pumasok sa trabahong ito. Ayoko nun, dahil sasama ako sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Hay nako, dalawang klase lang naman yan eh. Meron mag-o-offer sa'yo na type mo, hindi okay, hindi ba? Pero mas marami mag-o-offer sa'yo dyan, hindi mo type. Makapal naman ang bulsa. Eh, singilin mo ng malaki, okay na rin yun, hindi ba? Ika nga eh, nasa diskarte mo na yun. Ikaw eh, ganun ka ba? Tingnan mo itong lokalokang ito. Tinuturuan mo na nga eh, uri natin pambuhay mo. Hoy, itong tandaan mo ha. Sa trabaho natin, estilo at utak ang kailangan. Dahil kung wala ka nun, hindi ka tatagal. Simple lang naman yun eh. Para kang nagtitinda. Laway lang ang puhunan. Oh, ano? Uminom ka pa oh. Huwag mo sabihin, mahina kang uminom. Huwag mo sabihin, mas malakas pa ako sa iyong uminom eh. Ikaw ang bara ako. Tingnan mo, pag hindi lumaklak, nang lumaklak yun. At kung lalabas ha, bawal ang lips to lips. Kung ayaw eh, di iwanan mo, huwag ka sumama. Marami naman dyang iba. Pero sabi nga nila, nasa diskarte mo ngayon. Total, katawan mo naman yun eh. Bye.
na parko mamayang gabi, ha? Bagong dating. Kaya lahat ng naroon, lahat doon, mga malulungkot, no? So, kailangan, kailangan, i-entertain natin sila, ha? Nakikinig ba kayo? I-entertain with a capital E. Dahil ang kailangan lang naman ng mga nandoon ay good time. Pag pumunta sila dito, good time ang gusto nila. Mawala ang problema. So, pag inong time ninyo, everybody is happy. Very happy. Di ba? May kasabihan. Don't worry. Be happy. Ha? Pag katabi na ninyo mga customers, gumiti kayo, ha? Tandian ninyo. Okay? Ngayon, ang alalahanin ninyo, yung mga datihan, kung nakikinig, ha? Importante ito. Marami tayong kalaban ng mga nightclub. Ha? Kaya kailangan ang mga parokyano na yan dito mapupunta sa atin. Okay? Pero, syempre, mas maganda naman kayo dahil piling-pili kayo. Ako mismo ang pumili sa inyo. Ha? So, pagdating ng mga customers, pabahainin yung mga order nila. Umorder na umorder kayo ng ladies drinks para lumaki lalo ang mga komisyon ninyo, mga kome, ha? Ngayon, pag natipuhan pa kayo ng mga kano, pwede kayo madala sa Amerika. Lumarga na kayo hangkat maaari dahil wala mayayari dito sa inyo. Ha? Wala mayayari kung Pinoy ang mapakasawa ninyo, doon na kayo sa mga kano. Ayos ba? Ikaw, huwag kang ingisi-ngisi dyan. Baka mamayang gabi makita ko. Ngayon, mamayang gabi, gusto ko maganda kayong lahat. Ha? Wala naman sumasagot. Maintindihan ba ninyo? Oh. Okay. At saka chikapin ninyo yung mga takbo ng sapatos ninyo. Kung tabingin na, bumili kayo ng bago. Magpabango kayo. Bumili ng mga bagong damit. Bago mga alahas ninyong fancy. Ha? Sis with me. Lakoy mo lelang mo. What? I want to think first, you know. I don't want to rush. Oh, order more beer. Squat tonight. Come on, you know, kung ito, gusto pa yata ako ipiway. Same price, ha? No discount. Let's not talk about money this time. Did you like me? Of course I like you. But I also like dollars. I can drink more beer than you. I'm the woman. You're the man. Diba dapat, you drink 3 bottles if I drink 1? Okay, please do, huh? Okay, 3 bottles. But, let's make it 5, okay? You see, I'm a very small woman, and you're very big man, okay? So, let's make it 5. Okay, if that's what you like. Okay. But you must go out? Huh? Come on. Go out? Yeah, I'm going to pay No. I like you. No, eh. I don't go out. It's my first time, eh. I'll pay you. You're going to pay me? How much? How much? Dollars? Yes. Dollars? Yes. Baby, in your eyes, I see it so clearly that I love it so strong and you never go wrong. I have the best for you.
ako. Waitress lang ako dito. Hina. Minsan lang naman eh. Malaki yung bibigay. Ba ang arte-arte mo? Eh, ayoko eh. Eh, bakit ka pa nagtrabaho dito? Para ilayo ang mga babae sa demonyo katulad mo. Meron ba kayong hindi gusto sa pamamalakad ko, ha? Wala ko. Kaya lang, naisip ko, tumatanda na ako. Kailangan ko naman ayusin ang buhay ko. May mga anak na ako. At gusto ko naman, igalang nila ako kahit papano. Igagalang? Gusto mong gawin, mag-waitress ka na lang. Ikaw naman, anong problema mo? Ano? Ano eh? Mali po yung napasukan kong trabaho. Naisipan kong bata pa ho ako. Isa pa ho, gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Kayo mo lang naisip na mali ang trabaho na pasukan mo, iha? Eh, anong trabaho ang gusto mong gawin, ha? Kahit na po ano. Eh, ayoko naman ho ng ganito eh. Ayaw mo ng ganito ang buhay, trabaho. Bakit? Ano bang mali sa trabaho ka dito, ha? Kayo talaga. Taktak kayo ng taktak. Hindi nyo alam yung sinasabi mo yun. Wala na nga kayong ginawa, no? Hindi nyo ginagamit yung pag-iisip ninyo. Hindi kayo namumuhunan dito. Kunting buladas lang sa customer, kumikita kayo eh. O model ko ng ladies drink, kumikita kayo. Ano bang gusto nyo klaseng trabaho? Subukan nyo makanap sa labas dyan. Ibang klaseng trabaho. Pabadaling pera kayo. Sige, subukan nyo. Ibali na lang, ho. Maghahanap na lang ho ako ng panibagong trabaho. Kasi kaya ko pa naman ho magpanat ng buto eh. Hanggat may buhay, pwede pang magbago. Baka hindi na makaya. Tutulungan namin kayo. Ang kailangan nyo lang ay magdesisyon. Kasunod nun, makikita nyo, Diyos na ang tutulong sa inyo. Kahit papaano, hindi niya kayo pababayaan. Sa labas eh. Ah, huwag mo sila intindihin. Marami naman akong mga waitress dyan eh. Ramona, matagal ka na rin dito, ano? Kalahating taon na ho. Ganun ba? Sabihin mo kaya kasya ng kinikita mo rito? Dahil, alam ko, meron kayo na upahan, tapos, pagbili mo ng mga make-up mo, at saka, mukhang masustansya pa yung mga pinakain mo. Oh, eh, matipid ho kasi ako eh. Pero kung minsan ho, kinukulang din ako. Pero hindi naman ho ako pinapabayaan ng Diyos. I see. Kasi Ramona, ganito yan eh. Kulang na kulang ako sa receptionist, iha. Gusto ko sana, mag-receptionist ka na. Mas malaking kikitain mo, magtulungan tayo, Ramona. Malaki-malaking kikitain mo. Saka ako naman, pupuntahan ako ng mga parokyano dito. Dahil di mo alam, ang dami nang nagtatanong sa'yo, iha, eh, ha? Ang receptionist ka na. Eh, salamat na lang ho.
Hindi ko naman ho kailangan ng pera eh. Tsaka hindi na ho magbabago ang pasya ko. Ayoko ho maging receptionist. Ayaw mo talaga. Sige, sige. Anuhin mo muna yan. Tony! Ito na ang ice water ho. Si Ramona, nakita mo ba? Ha? Si Ramona, kasi kanina ko pa hinahanap. Ay! Kasama yata kanina ni Mama Nitz. Matakot dyan. Ito naman, oh. Kaya matitingnan ko, ha? Tsaka masanay ka nang wala dito si Ramona. Bye, Tire. Saan ka bubun for going to heaven? Bas. Eh, kaya nga iniintay ko. Ano ba sinamahan niya? Kano o local? Ano? Ano sinamahan niya? Kung kano o local? Ay, naku. Hindi niya gagawin yun. Hindi gagawin ni Ramona yun. Ay, naku. Malay mo, no? Eh, sa panahon ngayon, hindi imposible. Kailangan ngayon yung ilalaman mo sa sikmura mo. Hindi naman para sa kabusugan ng sikmura ang habon namin dito, eh. Para sa kabusugan ng kaluluwa. Alam mo, yung trabaho niya, nakakapatay ng espiritu yan. Bakit? Ano ba masama sa trabaho namin? Sabi nga ni Weng-Weng eh, ay kung yun daw kusinero, para magluto, eh di ba lahat naman ng trabaho importante at may dahilan? O katulad ng sinabi ko sa'yo, yung kusinero para magluto, yung pulis para manghuli ng kriminal, yung pari naman para magmisa. At kami, alam mo na, para sa mga nangangailangan, nalulungkot, taga-aliw kami. Eh, umiikot lang naman ang mundo eh. Eh, paano pangangailangan mo? Pangangailangan ko? Hindi. Eto. Pangangailangan ng kaluluwa mo. Ano ba pinagsasabi mo? Kung meron kang anak na nagugutom, at meron kang kumakalam na sikmura, hindi mo na siguro iisipin yung pangangailangan ng kaluluwa mo. Ang iisipin mo, yung ilalaman mo sa tiyan mo. Tsaka na yun, pagbusog ka na. Alam mo, nalulungkot siya. Ano? Siguro nalulungkot ka rin. Kasi napapalayo ka sa kanya eh. Hindi ba sabi mo meron kang anak? Kung gawin ba ng anak mo yung ginagawa mo ngayon, matutuwa ka. Hindi, di ba? Ganun din ang Diyos. Gusto lang niyang mapabuti lahat ng anak niya. Kaya ako ginagawa ito. Dahil sa anak ko. Diyos, hindi meron pang ibang paraan. Hindi lang ito. Thank you.
Si Ramona? Wala nga. Akala ko nga maaabutan ko na dito sa bahay eh. Hindi pa umuwi? Ikaw, hindi mo ba siya nakita? Di ba sabi mo baka kasama ni Mama Nitz? Wala siya doon. Naku, saan na kaya napunta yung babaeng yun? Eh, baka naman siya lang. Weng, hindi niya gagawin yun. Hindi ganun si Ramona. Alam mo, natatakot na nga ako eh. Kinakabahan ako eh. Naku, huwag mong isipin yun. Kaya mo, sasamahan na lang kita dito. Hintayin natin si Ramona. O sige, alika, pumasok ko na. Okay ba sa inyo? Sa Japan, ano naman ang gagawin namin po? At di katulad ng ginagawa nyo rito? Wala na pa kaming ibang gagawin, hindi kamukha ng ginagawa namin dito. Bakit? May alam pa ba kayong ibang gawin? Meron, kung gugustuhin namin. Eh ikaw, may iba ka pang alam gawin maliban sa pagbibenta sa amin? Wow! Wow! Anong ibig mo sabihin doon, ha? Diba sa amin ka lang kumikita sa pinagtatrabahuhan namin? Nagmamalinis ka? May lilinis pa ba ako? Ang sinasabi ko lang, huwag naman sana ganyan kababanting mo sa amin. Dahil kung ganun, mas mababa ka pa sa amin dahil sa amin ka lang kumikita! Hoy, yung tutusin, hindi ko kayo pinipilit. Kayo nagbebenta ng sarili nyo. Ah, ganun. Eh, si Ramona. Nasaan si Ramona? Ha? Ewan ko. Hoy, Bogart. Tumanda na ako dito, ha? Huwag mo nga ako pinaglololoko. Bakit, Weng? Nasaan ba si Ramona? Ewan ko. Baka si Bogart alam niya. Bogart, ilabas mo si Ramona, ha? Pag hindi mo siya nilabas, susumbok ka sa police! Sumama siya sa akin kaysa ako pa yung sumama sa kanya. Hinikayat sumama saan? Sa kumbento. Alam mo, mabuti pa doon eh. Doon, malayo sa kulo, malayo sa tukso, malayo sa kasalanan, malayo sa inyo. Dapat kinumbisi ko siyang maging madre. Sana hindi nangyari to. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero, bakit nasa beer house ka? Hindi ba bawal yun sa inyo? Dahil sa inyo. Hoy! Hindi ko pinangarap na magkaroon ng utang na love sa inyo, ha? Tsaka, kaya ko namang mabuhay mag-isa. O sige, di dahil kay Ramona. Eh, kaya naman ako talaga nandito dahil kay Ramona eh. Kasi gusto niya sana kayong tulungan. Akayin sa isang magandang buhay, isang parang isang nilalang na gumawa ng sarili niyang misyon para makatulong sa kapwa niya. At gusto ko sanang sundan yung inumpisahan niyang yon. Sana kaming dalawa. Alam mo, madalas kanyang isulat sa akin. Sabi niya, kung makukumbinsi ka niya, magiging madali para sa kanyang kumbinsihin din yung mga kasama mo sa trabaho mo. Kasi,
ikaw lang naman na naghihila sa kanila pababa eh. Lahat ng mali na gagawa mong palabasing tama. Pero alam mo, mali yun, di ba? Alam ko, alam mo yun. Wen, pakiusap ko lang sana. Munang gawing itim ang puti. Hanggat wala pa si Ramona. Kasi baka hindi... Baka hindi ko na kaya eh. Kalagayan mong yan? Huwag. Masama. Ako rin nung araw. Ang beses ko na rin ginawa yan. Nung una, takot na takot ako. Pero nung tumagal, wala na rin ang takot ko. Kaya, eto ko ngayon. Babaeng walang puri. Walang kabuluhan. Walang kakayang magkaanak. Natakot ka, Josephine. Natakot ka. Kailangan mo yung takot. Huwag kang tumulad sa akin. And you're the father. Hey, what the hell are you talking about? Are you crazy? You told me you love me. Marry me now, please. You and me together. Please take me to the States with you. You told me let's not talk about the money. Let's talk about our feelings and our future. Please marry me. I'm pregnant. Please marry me. Marry me now, please. Dear,
hindi. Ayoko magmarumi. Thank you.
yun sa akin. Magre-receptionist ka na? Aba, di magaling! Kung pwede po sana, mag-umpisa na ako mamayang gabi. That you are very handsome, you know, very cute, very nice eyes, you know, the kind of the thing. Oh, mag-iingat ka dyan sa papang na yan, ha? Kaya ko. What about us? Can we go now? No. Why? How much do you want? I don't need anything from you. What do you need? Do you want to marry you? No. I don't want you to do anything for me, okay? Listen to me. Do I look like a piece of merchandise to you? I'm a person. A human being. You cannot just buy us and use us in accordance to your needs. You understand me? Tao kami. Tao rin kayo, di ba? Kahit na Pilipino kami, Amerikano kayo, pare-pareho lang tayong tao. Hindi pwede, sabi. Hindi pwede! Eh, ano nga gagawin ko? Buntis nga ako eh. Pinalakad ko na lahat ng mga papeles mo. Malaking pera na din ang kinastos ko sa mga tao sinugulan ko para mapaalis ka lang, ha? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi ka tutuloy? Paano ako tutuloy? Buntis ako. May paraan pa dyan, Josie. Total, sa isang buwan para manalis mo. Ano naman ang gusto mong sabihin, Bogart? Di palaglag mo, bata. Yeah!
Sabi ng inay, iba-iba ang kapalaran ng tao. Tama talaga nanay mo. Mula nang kumbinsin niya yung nanay ko na magbagong buhay silang pareho. Ayaw ng nanay mo na matulad ng nanay ko sa kanya. Alam mo yun, hindi ba? Nagawa nila Ramona. Nagawa nilang baguhin ang kapalaran nila. Alam mo yung kaya ka nga nandito para gawin mo uli yung ginawa ng nanay mo sa nanay ko, hindi ba? Tapos anong gagawin mo? Magpapakamatay ka? Solusyon ba yan? Hindi pwede. Hindi pwedeng ayaw mo na. Bunga ka rin ng kasalanan eh. Pero hindi ka masama. Hindi ka madumi. Sila ang marumi, Ramona. Sila, dinumihan nila ang katawan mo. Pero hindi mo kagustuhan. Naiintindihan mo ba ako? Kaya sila ang marumi. Yung mga nagpapatakbo ng mga club na yan. Yan ang marurumin tao, yung mga sumusuporta sa kanila. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang marumi. Naiintindihan mo. Kasama nila. Si Wengweng. Itinagtanggol ako. Tapos, napakasama nilang lahat. Napakasama nila. Silang buhay na sinira. Dapat sinulog na talaga yun. Hindi pa sira ang buhay mo, Josephine. Dumaan ka lang sa isang matinding pagsubok. At tapos na ang yugtong yun sa buhay mo. Natuto ka. Natuto tayo. Pwede na tayo mag-umpisa ulit. Itutuwid natin ang mga mali. Mas matatag na tayo ngayon. Makakaya ko kaya. Josephine, inumpisahan na ni Wengweng ang pagtuwid sa buhay mo. Nandito naman kami. Magtulungan na lang tayo. Hindi pa naman muli para magbago ka eh.